Bay. Syempre naabutan niyo yung dating Manila Bay. Tsaka ngayon, nung unang-una maganda po talaga. Nung kami nanguhuli na nga lang, tabo-tabo namin, iuhuli namin sa Kalaandos Bandaron. Kaya ganun lang namin sa buhangin. Isang tabong ganyan, nauwi namin pa sa bahay. Ganda, maganda nung araw. Tsaka may mga isda, mga iba-ibang dating isang ano dyan, lumalangon. Yun, wala na masyado. Opo, kailan po ba nag-umpisa na pumangit yung image po ng Manila Bay, Tay? Panahon ni Cory. Hindi na po na-maintain. Interviewin mo si tatay, maraming alam. Oh, yan. Interviewin natin si tatay. Pala. Nagulo-gulo. Puro corruption ang nangyari. Diba? Tapos hindi nalagay nila yung mga, ano nila, yung mga kaibigan nila. Kapamilya. Oo. Tapos kaya Ramos naman, ganun din. Wala nang binenta. Wala nang binenta. Erop naman, ganun din. Wala, puro corruption. Tatay, nanay, naabutan nyo ang martial law. For sure yan. Ano po, napakasarap. Napakasarap ang buhay namin doon. Martial law. Sabi yan, diktador. Diktador. Kayo, dinidikta. Kayo, mga walang yung ano, yung Lili at Pinong yan. Yan nagpahamak sa ano. Yan may ari ng MPA. Sabot yan. Totoo yan. Nanay, ano pong masasabi nyo ngayon dito sa ating Dolomite? Dito sa Manila Bay na bago? Oh, sa totoo niyan, maraming mayor ang naupo dito sa Manila. Si Duterte pag galing Davao, siyang nagpagawa dito. Diba? Ayun ang katakataka eh. Hindi mo matatanong dito, puro basura nung araw. Ano nangyari? Inaas yan. Tapos pinapatipos pa nila. Mantalan, dami kinutahan nakikihabang tao. Diba? Kaya nga po, ang dami po talagang natutuwa dito at tumatangkilik. Sa mall na malaki. MOA? MOA po. Yung doon yung pinagawa ni Marcos para maging ano yan. Para doon mag-i-stambay yung mga tao. Paano ano yung mga tao dyan. Eh ginawa yun, pinasira mo siya ng ano yan. Ang nangyari, pinatayuan yung mga building doon. Diba? Imbis na sa tao nagamitin eh, ibang tao siya nang kinabang dyan. Kaya nga po eh. Politika dito sa atin. Opo. Medyo si Duterte lang medyo maisa-is na presidente. Maraming presidente yung magdaan eh. Pero napakinabangan natin si Duterte lahat. Ilang percent ang kanyang tiyatang sa Asia, kaya nga po tumaas na naman po yung rating niya eh. Oo, tumataas nga po yung rating niya. Sa kanya lahat yung ano yung pasa ng Pilipinas. Kalibre, ang daming utang. Ang Boracay ka palawan, ang mahal. Opo. Kaya si Duterte, ang ginawa ni Duterte, yung pera pinakalat niya. Sa mga probinsya ng pinamumukaro ng MPA, inaarang pa yung budget nun, 28 billion, inaarang yung mga kaya sila trilon. Ginawang 24, 24, 17 billion. Tumahimik na ano, tumahimik na yung party mo nasa bundo. Mga NPA. Apo. Marami, tsaka marami sa mundo. Opo. Para sa iyo, alam. Sa video po, vlog po, tatay. Tay, syempre, naabutan nyo yung dating Manila Bay. Tsaka ngayon, nung unang-una, maganda po talaga. Nung kami nanguhuli na nga lang, tabo-tabo namin, inuhuli namin sa Kalaandos Bandaron. Kaya ganun lang namin sa buhangin. Isang tabong ganyan, nauwi namin pa sa bahay. Ganda, maganda nung araw. Tsaka may mga isda, mga iba-ibang dating isang ano dyan, lumalangon. Yun, wala na masyado. Opo, kailan po ba nag-umpisa na pumangit yung image po ng Manila Bay, Tay? Panahon ni Cory.
hindi na po na-maintain. Sabihin mo si tatay, maraming alam. Oh, yan. Interviewin natin si tatay. Pala. Pag-gulo-gulo. Puro corruption ang nangyari. Tapos hindi nalagay nila yung mga, ano nila, yung mga kaibigan nila. Kapamilya. Tapos kaya Ramos naman, ganun din. Wala nang binenta. Wala nang binenta. Si Erop naman, ganun din. Wala, puro corruption. Ang makabuti na pinuterno tayo eh. Ayos, nakakahanga-hanga yung ginawa. Ano natin ngayon, Dega, DJM. So masaya po kayo na si Marcos po yung nanalo? Hindi ko pa sigurado. Hindi pa sure. Eh, sabi nila, may gintura, bakit hindi bayad yung gintong yan? So, utang po ng Pilipinas. Diba? Kaya sabi ko na may mga parang... Diba, bago pa lang. Parang, hindi. Ibig sabihin, kasi kaya hindi mailabas yung ano yan, kakasyon siya ng ano, yung dating wealth. Ay, parang ginto yan. Kaya rin ng Pilipinas. Siguro, hindi na mailabas. Pero na, kung alam naman. Kasi marami yung makikialam dyan eh. Kanya-kanyang ano yan. Babango pangalan niya yun, ganun, para-para dito. Oo nga po. Kaya nga, maraming ano. Pero marami siyang plan. Oo, in fairness naman po. Ang nangyari lang, ha? Sa kanya napunta natin yung malos ng ano, ng Pilipinas. Mga problema. Problema na, karbaho, COVID. Security. Sinahawakan niya agriculture eh. Opo. Eh, tatay, nanay, naabutan niyo ang martial law. For sure yan. Ay, napakasarap. Napakasarap ang buhay namin doon. Martial law. Sabi yan, diktador. Diktador. Kayo, dinidikta pa yung mga walang yung ano, yung Ninoy Aquinong yan. Yan nagpahamok sa ano, yan may ari ng NPA. Sabot yan. Totoo yan. Kwento nyo tay kung anong karanasan nyo nung martial law regarding sa food, trabaho, security, lahat-lahat. Araw pa ako nung martial law noon eh. Sa dito ako sa Manila ay nag-aaral eh. Masaya, walang ano, hindi ko matatakot. Tapos sabi nila ang mga Pilipino, si madaling madaya ang isip. Hindi nila alam. Madaya agad, napaniwala nila na sige, diktador ito. Maraming plano. Mamate tao, magnanakaw. Opo. Nung kapitbahay namin doon sa nakatira doon, kano binabayaran yung kuryente? 1,000. 1,000, di-aircon pa kayo? Dito mo. Kaya nga dito po, wala pang aircon, may 1,000 na. Pag nga, 2,000, wala kami aircon. Yung buhay na mas masarap. Tirador lang, wasi. Ngayon, nagsisisi yung mga matatandang mga ano, yung mga bago ngayon, nalaman nila. Napakaganda pa doon ang martial law. Pero marami pong nagalit sa martial law. Sinusulsula ng mga ano eh, ng mga matatalinong politiko. Mga kabataan ngayon wala kasing alam. Sinusulsula mo, itong mga tao man, dahil sa hirap ng buhay, kumakagat sila sa mga binibigay. Lagi yung mga kabataan. Wala silang alam eh. Tigas ang ulo kasi ng mga tao, hindi sila sumusunod. Ang ganda, kita mo, lahat ang paligid natin, may mga tanim. Pati ako nagtanim na sa lugar namin eh. Obyer mo, ngayon nabala. Pagtatanim, sa gano'n sa gulay. Tapos pinakikita pa sa ano sa loob ng sinihan. Pagano daw ng sini yung kung paano, ano yun yung pagkain na hindi magtatapon. Pinakikita. Tapos yung pamilya ng araw na nagpapamili planning, kay Marcos lang yan, kita po kunti lang tayo nung araw. Tapos pinabayaan na yung family planning. Halos ang ating milyon, 50 million tayo nung araw eh.
Ay, nako. Marami nagsasabi ngayon, matatanda, ha? Mas maigi pa kay Marcos. Mas maganda. Ang utang natin ng araw, nasasabi ni Marcos, utang natin ay nasa 24 billion dollar. Tapos sabi ni Marcos, salita siya, iniayat sana, 10 taon na lang, mababayar na yan. Matatanda ko yung mahal. 24 billion na mo. Ang BBS. Ang Cory. Ilan si Cory? Lenny, hindi po. Ano, si Lutang. Lugaw. Lutang, Lugaw. Opo. Lalayo ng sagot. Opo. Asa, no?